Hoy, Karnoba, Agma Manok, Agra Rabbit, Kenda Gitek Tartaraken, Tidingwen, Manong, Manang, Ading, Tatah, Nana, Kabagis, Kamsat, Gagayem, Intayo Manin, Intay Manin ni Jibantay. Mga Karnoba, amin po ulit kayong inaanyanan para manood. Like, share and subscribe po sa ating channel para po lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. Kwenta Karbenyang, meti tumulong, muawan ti klase, kenchempot bakas. So ngayon, Karbuba, magpapakain tayo ng ating mga rabbit, medyo kwan, madilim, dahil gabi na, ginabi kami. Pagpapakain ngayon dahil galing pa kami doon sa kubo, sa site natin doon, sa ating manukan. So ito, makikita nyo yung mga ating rabbit stocks. Meron tayong mga F1 Californian White. F1 Californian White yung nasa taas. F1 New Zealand White. Sa gitna is yung mga Californian White natin na pure blood at saka yung New Zealand Whites na pure din. Lahat yan. Yung mga yan ay mga island born. Tapos sa baba noon yan is yung mga New Zealand Whites natin na mga upgraded. Yung iba doon is ginagamit natin dough para makapagparami tayo ng ating mga F1s. And sa likod ko is upgraded din yung mga yan na New Zealand White. May kulay yung isa dyan. Pero nakarami na yan ng 1-3 beses na yata naman nakita. So, nagpapakain tayo, medyo katulad yan. Kaya gustong-gusto ko na rin malipat itong mga ito dahil pag makikita tayo, tsakto lang yung katawan ko dyan sa pagitan niyan. And yan yung biggest reason natin kung bakit kailangan natin gawin yung ating site sa doon sa malapit sa kubo, okay? Which is under construction. Lapit-lapit na rin yung matapos sana. Kaso ganito naman ang panahon, maulan, mahangin, kaya medyo tinigil muna namin yung paggawa doon. Sakto nga at natapos ko yung puluhan ng manok na divide ko na rin yung dalawang yung isang cage sa dalawa, isang puluhan sa dalawa, yung coop nila para maging puluhan ng dalawang batches ng sisiw natin. Okay, let's move forward mga Karnoba. May saap nga anak ni Ma'am Nalun, naigugurak trabaho talanun. Kwenta Karbenyang, meti tumulong, muawan ti klase ken tiyempot bakasyon. Namnama ikadi kamtu maawanan, ti pagya sumagmamanua bulan at dantupay basit apaglakwan ikatang mintot at tumata sa bulan. Nukanya kabyang ay kasmanla ay ayam dagiti aramid jay katal talunan ayawan bukot ken pakariribukan tibagi.
sumalun at pa. May saak nga anak ni Manalun, na'y gugurak trabaho taltanun. Kwenta karding lang met di tumulung, nuawan ti klase ken tiyempot bakasyon. Nam na maika di kamtu maawanan, di pagyak sumagmamanu a bulan at danto pa'y basit a paglakwan ikatang mintot at tumata sa bulan. No kanya kabyang ay kasmanla ay ayang dagiti aramid jay katal talunan ayawan bukot ken pakariribukan tibagi bumig sa sumalun at pay tibagi bumig sa sumalun at pay. Oo nga pala mga karuba, gusto ring kayong tanungin dahil kayo din naman po ang mag-decide, not me. May mga nag-message po kasi sa akin na gumawa ng videos, vlogs with regards to automotive. Hindi nyo po na itatanong, ako isang dating instructor po ng automotive and yung ating mga pinagdaanan with regards to automotive may meron naman din kunti tayong mga kayang i-share lalo na po yung mga sasakyan ngayon mga automotive ngayon is kwan na mga EFI na lahat DEFI, mga ganun, LEFI, basta EFI, computerized na siya. And maraming mga mag-aaral ng automotive at nag-aaral na hindi pa rin maintindihan hanggang ngayon kung paano gumana yung mga systems and subsystems ng automotive. So, matanong ko kayo and I'll post this one in my other videos din. Kung anong mga kung gusto nyo ba, una is kung gusto nyo maggumawa tayo ng dedicated vlog para sa automotive, of course, i-air na din natin dito, i-upload din natin dito sa ating channel. Pero kapag kayon ang ginawa natin is for that video alone, it will be dedicated sa automotive lang siya. So, may mga ideas ako, pero gusto ko rin kayong tanungin since hindi din naman para sa akin to, para sa inyo, lalo na yung mga automotive students, mga nagtatrabaho na rin. Kasi may mga kulang pa rin sa ating sad reality, pero may mga kulang pa rin sa ating technical education system. Dahil una is sa shortage ng mga gamit, pangalawa is shortage ng training ng mga mga supposed to be magte-train dahil din sa limited time or what, resources, limited resources I should say. Kulang. So gusto ko rin na i-share kung ano yung aking nalalaman since matagal din tayo sa industry. I have been in the Middle East kasi for the
the past mahigit 15 years ako doon dahil doon sa automotive and sari-saring brands, sari-saring kumpanya, and the latest of which was I was with Porsche. Okay, so nasa Porsche tayo sa Qatar for more than 8 years as training manager, and all the updates of automotive systems is updated tayo. Okay, updated tayo. So if you want to, i-message nyo lang sa ating channel kung ano yung gusto nyong system, and we will make dedicated vlogs for this para makita nyo kung paano gumana yung mga automotive subsystems in the modern day cars. Okay, so it's up to you. I'll try to discuss as extensive as I can yung mga gusto nyong malaman with regards to the operation of the automotive the vehicle. Alam nyo po kasi is kung bakit pinagsisiksikan kung malaman nyo kung paano yung operation. The thing is, hindi mo kailanman magagawang kumpunuhin, i-repair, i-service, gawin yung isang bagay with regards to automotive kung hindi mo alam kung paano gumana yung system. Kasi kung alam mo kung paano gumana yung system, malalaman mo rin kung paano gumana yung mga subsystems, parts, major parts, and subparts ng mga ng sasakyan. So gusto kong ibahagi kung ano man yung aking nalalaman tungkol dito. Shout out sa ating mga tagapakinig, tagapanood sa ating channel. Si Jeff Rabina, palagi siyang naunang mag-like sa aking post. Salamat Jeff, Jeff Rabina. Special mention. Yung mga gusto ring magpa-shout out, message lang kayo, comment lang kayo doon sa ating channel, dito sa ating channel, and then for sure sa ating mga susunod na vlogs I'll mention your names. Okay, so eto mga karuba yung ating pagpapakain sa ating mga rabbits. Kung makikita nyo, talagang gutom na sila. During the rainy season, kasi mapapansin nyo, sa mga nag-aalaga ng rabbit, yung mga, kahit doon sa matatagal na, or yung mga ibang bagong mag-aalaga pa lang, pagka malamig yung panahon during the rainy seasons, makikita nyo na yung consumption nila ng tubig is hindi ganong kataas. So, kunti pa kunti-kunti lang yung inom nila. And kapag malakas yung ulan at bigla-biglang may hangin, ang mangyayari is mai-stress sila. So, hindi magandang mag-breed during this season dahil more or less yung mga rabbits natin are subjected to the risk of being stressed. Kapag ka na-stress yung kasi yung rabbit, is ang mangyayari, lalo na yung mga anak at these times and in the time na yung may bagyo, is kakainin niya yung anak niya. Bakit? Kasi ma-stress siya. Papatayin niya, or di naman kaya hindi na rin siya magpapadede. Yun yung mga risks pag ganitong time tayo nagpapa-breed ng rabbit. So iwasan nating mag-breed during this season. Yung paparating yung bagyo, ganyan, yung mga harsh weather conditions. So consumption nila ng feeds sa mga time na to is medyo mataas.
Pero that is summer naman, kabaliktaran. Okay? So, opposite naman siya sa summer. Kapag ka-summer, or kapag ka-mainit yung panahon, yung rabbits natin, yung consumption nila ng tubig is marami, pero yung pagkain nila is pakunti-kunti lang din. Ang karaniwan po is yung pagkain nila mas marami pagkagabi. Yun yung naobserbahan ko. Ito yung mga sinasabi ko or may experiences na sa pagrarabit. Medyo matagal-tagal na rin tayo. Mga mahigit dalawang taon na. More or less. Okay? So, yung nasa gitna, yung pinakain ko kanina is yung mga sisiyo natin. BPRs and a handful of dominants. Chinigmix ko sila dyan as well as may kunting RIRs. Napapansin nyo, kunti na lang din yung RIRs ko, yung puro na RIR, production type. Meron akong dark, pero kunti lang. And I decided to hindi na masyadong mag-focus sa RIR. Kasi with regards to kung ibebenta mo as pang karne or pang gagamitin mong pang egg production, I'd rather go with the dominants. Okay? Kasi the same feed consumption, the same maintenance, pero yung paglaki ng mga inasal type natin. Inasal type po ang tawag natin dun sa mga lalaki na gagamitin natin pang karne. Whereas, those na gagamitin natin pang egg production, yung layer natin, layer na naman ang tawag natin doon. So, yun yung isang gagawin ko doon sa ating manukan. Paghihiwalayin ko yung layer at saka yung inasal types natin. Yung dalawang type na yung shorties. Sa mga yung mga babae mga at saka mga lalaki, paghiwalayin ko sila para yung mga bibili ng pangkarne, doon sila kukuha. Kasi in 3 months time, we will be selling yung mga inasal types natin, yung pangkatay natin. So, matitikman nyo, makikita nyo pati sa ratio natin, makikita nyo kung gaano kabilis lumaki yung dominance kay na manok as compared to other chicken. And hindi rin sila ganong katapang. May mga manok na mabilis din lumaki pero matapang sila kasi masyado. Agresibo sila, I should say. Agresibo sila. And hindi mo sila mailalagay sa isang site lang kapag kahalos, kapag kapuro mga tandang, nako. Mag-away-away ang mga yan, mambubuli ang mga yan, hindi lang tao ang may buli, pati manok. So, papatayin nila yung ibang mga kasama nila sa kulungan. Ang saklap pati nun, kapag naumpisan nilang tinuka yung part ng manok, mga kasama nila is, diretso yun nila yun, hanggang mamatay yun. Kasi ang manok, ang nare-recognize lang daw niyang kulay is red. Okay? Red lang. So, kapag nakita nilang kapag natuka nila yung isang manok at dumugo yun, naku, dire-diretso yun. Papatayin nila yun. Which is, wala pa naman akong nakita na ganyang pangyayari sa ating mga dominance. Alagain talaga yung dominant. Mabilis lumaki yung inasal type at saka maraming mangitlog yung layer type. Yung layer type natin is as per the books. Okay, average itlog nila is
maglalaro yan sa 285 pataas, 300 at the average. Kung maayos, pag sinunod mo yung protocol, bibigyan kanila ng 300 eggs per year. Kaya meron tayong protocol kasi feeding protocol, pag-aalaga pati, bakuna, and all that. Pero, para ma-minimize natin yung antibiotics, which is hindi natin nire-recommend is, iwasan natin magkasakit yung ating mga manok. And the best way of pag-iwas is, gawin nating malinis yung kanilang area and komportable sila. Kapag komportable sila, hindi sila basta-basta magkakasakit. Okay? So, yan mga kaibigan, ang ating pagpapakain sa araw na ito and some pointers with regards to chicken. Nabanggit ko lang kasi nakapokus tayo dyan sa gitna ng ating pulungan, ang mga rabbits. Kasi dyan ko nilagay yung brooder na yan. Wala kasing yung ng pwesto dyan. Hopefully, malilipat din natin yan doon sa ating bagong site. Pero itignan ko rin kasi kapag nalipat ng mga rabbit doon, magiging bakante na yung nasa left bottom side na rabbit cage tsaka yung nasa gitna na rabbit cage. So, malilipat yan doon. So, magiging free na yung area na yan. So, magiging maluwag na. Yung gilid-gilid na lang ang meron. Okay? Mga karuba. So, please support our channel para makatumagal tayo. Kung anong gusto nyong topic, I will try to discuss it. Meron pa akong isang hidden na talent. So, hindi ko pa na sasabi sa inyo. I'll tell it. I'll share it to you. Kasi gusto ko rin mag-vlog, magbigay ng dedicated video para doon. Watch out for that. So, till here, mga karuba. Manood kayo sa ating mga videos. Mag-subscribe. I-like nyo sila. Share nyo sa inyong mga kaibigan para dumami tayo. Lalo na po dito sa Ilocandia. Napapansin nyo yung ating mga dialogue I can even say na mas marami yung mga Ilocano dialogue natin at may mga Ilocano 101 din tayo para sa mga hindi nakakaintindi ng Ilocano. Okay, so much for that. Salute to all of you and be safe, mag-ingat tayo lalo na sa panahon ngayon. Alagaan natin yung ating mga katawan, hindi para sa atin, pero para sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Sa ating pamilya, sa mga ating mga anak. Kasi kung magkakasakit tayo, hindi lang tayo magsasuffer. Mas magsasuffer yung ating pamilya. Okay? So, good day and see you in my next video. Lukanya kabang kai kasman la ay ayam dagiti aramid jai katan talunan ayawan bukut ken pakariri bukan tibagi bumig sa sumalun at pay tibagi bumig sa sumalun at Karuba, amin po ulit kayong inaanyayan para manood, like, share and subscribe po sa ating channel para po lagi kayong updated sa ating mga bagong videos.